You're listening to Manna for the Day. Last week, may nabasa akong status sa isang social media. Status ito ng isang pastor sa church na aking dinadaluhan kapag ako ay nasa Pilipinas. Sabi niya, doon sa dinaluhan niyang breakthrough retreat ay nasabi ng speaker na kaya wala tayong nadadala sa church ay dahil maraming Christians ang slow. Ang ibig niyang sabihin ng slow ay S, sira ang patotoo, L, ligaw ang vision, O, opposed ng opposed, at W, walang pakialam. We are slow. Nag-strike sa akin ang status na yon at somehow ay na-feel ko ang sentiment ng speaker na yon. Base na din sa aking observation, parang nagkukulang nga tayo pagdating sa aspect na yon ng ating pagiging Kristiyano. Minsan ay nakalimutan natin ang isa sa mga purpose kung bakit tayo tinawag ng ating Panginoon. Hindi iyon nakalulugod sa Kanya. Sa John 15:8 ay sinabi ni Jesus na, "My Father is glorified and honored by this, when you bear much fruit and prove yourselves to be my true disciples." Naluluwalhati at napaparangalan pala natin ang Diyos kapag tayo ay masaganang nagbubunga at sa pamamagitan nito ay naipapahayag natin na tayo ay Kanyang disipulo o tagasunod. Bilang alagad at tagasunod ni Kristo, dapat tayo ay nananatili sa Kanya at nagbubunga ng masagana. Hindi sapat na tayo ay nakakilala at tumanggap lamang sa ating Panginoong Jesus, pagkus dapat din nating ipakilala at ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa iba. Nahihirapan nga siguro tayo na gawin iyon dahil slow tayo. Sira ang patotoo, ligaw ang vision, opposed ng opposed, walang pakialam. Subalit pwedeng magbago ang pagiging slow natin kung tayo ay magiging fast or F-A-S-T. F, faithful fruit bearer. A fruit bearer is a person who glorifies God by producing fruit in his life. We should be faithful in bearing fruits in our life. At hindi lang basta bunga, kundi bunga na nananatili. Dapat alam natin ang ating purpose, ang ating goal, para hindi tayo naliligaw sa ating vision. Alam dapat natin kung bakit tayo pinili ng ating Diyos. Sa John 15:16, sa Amplified Bible, "You have not chosen me, but I have chosen you, and I have appointed and placed and purposefully planted you, so that you would go and bear fruit and keep on bearing, and that your fruit will remain and be lasting, so that whatever you ask of the Father in my name, as my representative, he may give to you." So we should go and bear fruit. We are to win souls and make disciples. A. Abide in Him. Para naman tayo ay mamunga, we should abide in Him or remain in Him. John 15:4-5 says, "Abide in me and I in you. The branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing." Dapat ay nananatili tayo sa Kanya para tayo ay makapamunga ng masagana sapagkat wala tayo magagawa kung wala Siya. S. Salt and light. We should be salt and light of this world. Huwag nating sirain ang ating patotoo, bagkus ay magsilbing ilaw at asin tayo ng sanlibutan. Mas madali nating madadala sa Panginoon ang ating mga pamilya, kaibigan, katrabaho o mga kakilala kung nakikita nila sa atin ang tunay na pagbabago, kung nagiging mainam ang ating patotoo. Ipakita din natin sa kanila ang tunay na pagmamalasakit at pagkalinga na mayroon tayong pakialam sa kanilang kahihinatnan kapag wala na sila dito sa mundo. Kaya patuloy nating ibahagi sa kanila ang Ebanghelyo at tulungan din natin silang maging disipulo o tagasunod ni Kristo. At letter T, teachable and available. Dapat ay marunong tayong magpasailalim sa mga nagtuturo sa atin at hindi tayo laging kontra ng kontra. Matuto tayo magpakumbaba at gamitin natin ang ating mga natutunan para makapagbahagi ng salita ng Diyos at makapagdala tayo ng kaluluwa sa ating Panginoon. Turuan at disiplinahin natin ang ating mga sarili na maging habit ang pagbabahagi ng mabuting balita at ang pangangalaga sa mga kaluluwang ating nabahaginan. Dapat lagi din tayong available kung nais natin na makapagdala sa ating Panginoon. Marami man tayong pinagkakaabalahan dahil sa ating mga trabaho, ministry, hobbies at kung ano-ano pa, ay hindi ito hadlang para magawa ang ating purpose. Hindi natin magagawa ang ating purpose kung hindi tayo maglalaan ng oras at magiging intentional sa paghayo at pagbahagi ng gospel. Kaya dapat ay available din tayo. Muli, para tayo ay makapamunga at makapagbigay ng kaluguran at kaluwalhatian sa ating Panginoon, dapat maging fast tayo. F,
we should be faithful fruit bearer. A, we should abide in Him. S, we should be salt and light of this world. And T, we should be teachable and available. Tayo po ay manalangin. O aming Diyos Ama, wala mo kaming ibang nais at ahangarin kundi ang makapagbigay ng karangalan at kaluwalhatian sa inyo. Nais po naming manatili sa inyo at magawa ang layunin ng pagkatawag ninyo sa amin. Nais po naming makapamunga ng masagana at manatili ang aming mga bunga. Patawarin niyo nga po kami kung nagiging slow kami, kung hindi namin nagagawa ang mga bagay na makapagbibigay ng kaluguran sa inyo. Tulungan at turuan niyo po kami na maging effective at productive na Kristiyano, palaging maging asin at ilaw ng sanlibutan ito, na makita sa aming mga buhay ang tunay na pagbabago na siyang magsisilbing tanglaw sa mundong nababalot ng kadiliman. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And that was our manna for the day. Subscribe and follow our social media accounts for more content and be updated with Maraming Christian Fellowship.